Broadcasting from the College of Communication, it's the official radio station of the Polytechnic University of the Philippines. This is DZMC, Young Communicators Guild. Ito ang tahanan mo, scholar ng bayan. Nawak na balitaan, makakulo ang kwentuhan. Tugtugan, kantaan, balitaktakan na tawanan. Radyo mo, iskot, iska, ikaw na lang ang hinihintay. Tarna, iskot, iska, sama na para mas complete. Tarna, iskot, iska. Anong meron dyan? May something. Tarna, iskot, iska, sama na para mas complete. Halika na, mag-tune in na dito sa DZMC. Sama na para mas complete. 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 Dito sa DZMC. Ay! May something! DZMC, Young Communicators Guild. Sama na para mas complete! Tugstugan, because we are about to bring you the newest songs of today together with some of the uprising stars in the industry. Kaya samahan niyo na kami sa newest platform ng DZMC here on Kumu. Invite niyo na yung mga friends to install the Kumu app and samahan niyo kami makijamming together with our guest artists. Kami ang makakasama niyo sa ating jamming throughout the night. This is the DJ you can't resist. This is DJ Francis. And though my name is a prefix of negativity, I'll make sure I'll bring you positivity to your world. This is your wonder gal, DJ Mav. Welcome sa pinakabagong segment na handog ng DZMC just for the special night here on Kumu Sana All Special Chart. Halina at pakinggan natin ang mga newest songs mula sa mga local uprising stars. And let us also get to know the artists sa likod ng mga tampok na kanta this season. Tune in with the vibe and support OPM dito lang sa one and only Tugstugan ni Juan. Hey! Bago lang tayo lahat dito sa DZMC kasi this is our very first live here at Kumu. Hello, DJ Ma. Hi, DJ Francis. How are you? Simple boy. Wow, ikaw muna. Gusto ko kayo una sasagot. Kumusta ka naman, DJ Mal? Thank you for that wonderful question. Pero parang ayoko siyang sagutin. So, wala pala. Feeling ko lang. Hindi, masaya ako ngayon. Kasi, una sa lahat, diba? Siyempre, pilot natin ngayon na Kumu. Oh my gosh. Makaya. And at the same time, syempre, kahit super busy dahil sa ACADS, sa org, parang napaka-fulfilling pa din niya kasi, you're having fun. You know, talking about it. Hindi naman talaga ang importante, no, DJ Mal, as long as you're having fun. Sabi mo nga, your name is a prefix of negativity, but you'll make sure to bring positivity. Oh, di ba? Kaya, masyado ko yan. Ako naman siguro, siguro medyo stress lang with ACADS. Alam mo naman kasi yung hirap talaga nung naging shift natin. Hindi na course ha, walang mag-shift ng course dito. Third year na tayo. Parang masama na pag-isipan yan. Pero yung shift from naging online, from face-to-face, bigla naging online because of the pandemic. Sobrang hirap talaga. I know we are privileged enough para makapagpatuloy na ating pag-aaral. But then again, kung i-acknowledge natin, sobrang hirap talaga na guys. Grabe. As in, may mga oras na mapapatulala ka na lang talaga sa isang paano yung tulala? Isa. Paano tulala, DJ Francis? Wow! Ganun pala. Hindi. Saka, para ito, matanong kita, DJ Mal. Ano ba yung mga ginagawa mo para makapag-cope ka sa online class? Parang wala. Parang wala naman. Paano ba? Sabihin mo. Napakahirap naman ng tanong mo, DJ Francis. Nagigitin ako sa'yo. Kasi Miss Universe na bukas. Oo nga pala. Arriba na biyam. Pero ayun, siguro yung coping mechanism ko nga or kung paano ko nakapag-cope sa online class.
actually, hindi naman kasi talaga tayo prepared lahat, di ba? I mean, hindi tayo prepared sa pagpasok ng online class. Akala kasi natin, di ba? Like, alam mo naman, last year, akala natin 1 week lang yung ano, yung suspension, tapos grabe. Naging 1 month, tapos naging 1 year. At naging forever and ever after. Totoo. Pero siguro, ano, ang naging ano ko lang, ang naging mindset ko lang para makapag-cope agad. Kasi iniisip ko na, kapag hindi ka kasi nakapag-adjust agad sa ganitong klaseng setup, ikaw di ba pag-iiwanan ng ano, no. ng setup. Ikaw mapag-iiwanan ng ano mo. Kasi hindi na mag-adjust sa'yo yung setup na ito eh. Ikaw dapat. No. And at the same yan. Time, syempre, tinitignan ko yung schedule ko. Kasi kapag motivation. Totoo. Kapag nakita ko puno na siya, parang, ay, gawin mo na ito. Ano, parang kapal naman ang mukha kung mag-procrastinate. Ganon. Lang. Parang di naman bagay sa akin, sir. Ayan. Pero ako siguro, ano, more on, nakikinig ako ng different, hindi to plastika na, kasi tugstugan na one, so nakikinig. Hindi, totoo talaga. As in, I feel more productive if nakakarinig ako ng music. Depende sa mood. Minsan, pag nakakaiyak, mas nagiging productive ako. Depende. Kakaiba. Kaya nga, I'm super excited din. Hindi naman ako mag-aaral habang nag-host, pero I'm super excited din talaga sa mga guests natin for this event tonight. Hindi nyo kaya, guys. Balita ko, dami pride din daw ng PUPCOC dito sa ating, ano, oh my gosh, excited na ako. Saka meron din yung, ano, mga naririnig na natin sa mga sikat na web series, mga BL, oh, diba? Ang ganda ng pahint ko, BL series, yung mga BL series fans, make sure na abangan nyo ang, ganun lang, sneak lang daw. Bawal pa yung ano. Kaya ayun, tsaka alam mo ngayon, ang dami ko rin talaga na di-discover na OPM songs. Mm-hmm. Siguro na rin sa kaka-TikTok ko. Kasi alam mo yung feeling na nati-TikTok ko, sabi mo 5 minutes lang. At naging 5 hours. Ganun level ang pagka-TikTok natin ngayon. So, tsaka yung ibang narinig natin sa online, sa TikTok din, yung mga nagkaroon ng dance craze. Ayan, kakasama natin tonight. Excited na ako actually. Gusto ko makita din yung performance sila. Baka sumayaw sila ngayon. Baka naman, please po. Si DJ Mal, gusto niya ba sumayaw? Para wag na lang. Kung gusto niya siya makita sumayaw, send diamonds. Dapat na dami yan. Pero ayun nga, teka lang. Para hindi kayo mahuli sa mga bonggang chika at latest happenings dito sa DZMC, huwag kalimutang bisitahin ang aming mga social media accounts para maging updated sa aming mga live airings at mga exciting na pasabog in the future. You can find us on Facebook by searching our official Facebook page, that is DZMC Young Communicators Guild, or you can just type in www.facebook.com/DZMC Mass Complete Official. At syempre, DZMC is also on Twitter, Instagram, and of course, on TikTok. Di mo kaya. Di mo kaya yun. Just search for at DZMC_YCG. Malay nyo kayo na ang next big TikTok sponsor. Yes! Oo, baka umano din kayo sa TikTok. Ang dami na nag-ano sa TikTok ngayon. Ang dami na gumagamit ng TikTok. Pero, bukod pa doon sa mga sinabi ni DJ Francis, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel lang, ano, ng DZMC. Ano pang hinihintay mo? Napakatagal na naman. Bakit? Ako sa inyo. Nagigil talaga. Pero mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ng DZMC at PUP DZMC Young Communicators Guild. And since nanonood naman na kayo ngayon, why not follow our Kumu account at PUP DZMCYCG for more chikahan at exclusive content. Yes, and of course, before anything else, we would like to thank our sponsors and media partners for making this event possible. Yes, Tugstugan ni Juan is co-presented by Crocini, Moji Cakes, Hansel Premium, Fudgy Bar, Tops, and Whoopi Marshmallow Cake. Baka naman, marketing team. Pero of course, special thanks to Silka, baka naman, marketing team, and Ideas X Machina. And also, we would like to thank our media partners, Village People Magazine, Buhay Mascom, The Free Hand, and of course, The Economist Nexus. And of course, syempre, alam nyo ba, hindi lang sponsor to without nothing. Anong kala nyo, nandito lang sila dahil brand? Syempre, may pamimigay kasi yung mga yan. Pero, para mabigyan kayo ng prizes from Rebisco and Silka, syempre, sumagot na kayo sa ating question of the week on our Facebook page and share your thoughts sa Twitter using the hashtag Tugstugan ni Juan. Yes! Para Tugstugan, parang iba yon. Ay, sorry, iba ba yun? Pero
yun. Thank you so much, Rubisco and Silka, for partnering with us here in Tugstugan. Totoo. Yes. Saka, ano din, pag sumagot kayo and pag nakita namin yung mga tweets nyo, you can win different prizes mm-hmm. from Rubisco and Silka. O, oh, diba? Napakabigat. Sasali na nga lang din ako para magkaroon din ako ng Rubisco and Silka. Pero ready na din ako. Oo. But, nabukas sa Facebook ko, actually. Oo, totoo. Wait lang, char. Ayan, but we hope you're ready dahil sa aming pagbabalik, kikilalanin na natin ang unang pair ng mga bigating artists na ating makakajamming tonight. Yes, stay tuned for more dahil this will be a jam-packed night. Tugstugan ni Juan will be right back after this short break. Tugs. Tugstugan Juan is co-presented by Rustini, Moji Cakes, Tanzo Premium, Fudgy Bar, Dubs, and Whoopie Marshmallow Cake. Special thanks to Silka and Ideas X Machina. We would also like to thank our official media partners, Village People Magazine, Buhay Mascom, The Freehand, and the Economist Nexus. Thank you for making this event possible. And we are back here on Tugstugan ni Juan. Taray! Uy, ang dami nating sponsors, ha? Ang galing. Ang galing ng marketing. Pero sana naman, di ba, marketing? No. Tsaka most likely, gutom na yung mga viewers natin. Di ba? Kaya naman, guys, yung mga viewers natin, make sure na nakapag-comment na kayo sa ating question of the week. And mm-hmm. of course, nakapag-tweet na kayo using the hashtag Tugstugan ni Juan. Malay nyo, ang Rubisco na ang sagot sa mga kagutuman nyo at the moment. At ang Silka na magpapa-fresh sa inyo, ganon. Saka i-share nyo din yung ano guys, yung stream natin. Oo, yung Silka din pala. I-share nyo yung stream natin para mas marami pa tayong makasama dito sa Tugstugan ni Juan, right? Yes, true. Pero may tanong ako sa'yo ngayon, DJ Francis. Since Tugstugan ni Juan naman kasi, bakit ka naman salita? Kabado. Tugstugan ni Juan naman lang kasi, di ba alam naman natin na, yo, we should part OPM. You know what I'm talking about? Pero tanong lang kita, DJ Francis, ano nga bang OPM para sa'yo? I believe OPM is world peace. The P and OPM is peace. OPM I feel like kaya siya naging unique from others is because ito yung identity natin. Siguro yun yung pinaka masasabi ko talaga kasi hindi naman siya tatawagin ng OPM if hindi siya gawang sariling Pinoy. Hindi siya gawang Pinoy, you know. Yeah, yeah. Pero isa pa dun is I feel like yung OPM music, especially nowadays sa mga napapakinggan ko, it mas nagiging relatable siya in a way. Para kasing kinakanta nila yung nararamdaman natin, mga hindi natin kaya sabihin. Parang nadadaan nila sa pagkanta. So, first, it is who we are. It is our identity. And of course, second is, sinasabi nito yung mga emotions natin. Yung authentic emotions natin. Yes. Spell ka muna authentic. OPM na lang, mas sadali. Hindi pa naman na mag-spell. Hindi, pero ano, I think that's what makes OPM unique. Ano? Kasi syempre, gaya na sinabi natin, may iba kasi, may iba-iba tayong naririnig na ngayong panahon na iba-ibang klase ng music, kumbaga. Pero ano, ang OPM kasi, ito yung parang ano, ito yung isang klase ng musika na maintindihan ng mga kapwa-Pilipino natin. Gaya na sinabi mo, DJ Francis, this is the identity. This is the parang musical identity, kumbaga, ng Filipinos. And I feel like, with ano, kapag narinig nyo yung ano, yung OPM, yung mga kantahang OPM, no, I'm sorry, diba? Talagang madami makaka-relate sa ganitong klase music. And at the same time, you know, ano, ang tawag ito, napakaganda nga, gano'n sabi mo, form of expression nga talaga. Kasi kahit ano lang, kahit hindi OPM, siguro ang music itself is a form of expression. Kaya I feel, ano, yun di, ang OPM yun yung napa-unique, kumbaga,
and then parang naging parte na rin siya ng buhay ng ano ng mga ng tao kasi yun nga, it's a form of expression ng bawat tao. No, totoo. Tsaka ano, parang masasabi ko din, ako, this is from me personally, no, mm-hmm. na naging part talaga ng buhay ko yung OPM because mm-hmm. I remember nung high school, di ba? Parang, tsaka sabi ko din kanina na pag nagiging mas productive talaga ako pag nakikinig ako ng music. So, it, siguro in a way, it pushes me to, alam mo yun, magpakatao sa isang araw. Yeah. Especially may times talaga sa buhay natin, ayaw natin bumangon, ayaw mm-hmm. natin maging tao, at ayaw natin gumawa ng kung ano-ano dyan. Parang may certain music lang tayo, or may certain OPM na song tayong pinapakinggan. Ako, especially meron ako mga ganun, mga kanta ni Yang Constantino yan, mga ano, yeah. mga pang-jamming-jamming ko talaga yun. Ayun, uh-huh. Nagiging, parang bumabalik ako sa katawang lupa ko, at ayun, parang masabi ko talaga na, it plays an important role sa akin in me personally, kaya mm-hmm. part talaga siya ng buhay natin. Saka natutuwa din ako, no, kasi parang nagkaroon din tayo ng drought in OPM, parang nagkaroon mm-hmm. din ng times na hindi natin masyadong naramdaman ng OPM scene. Pero ngayon, parang ang dami ko talaga nakukuhang hidden gems talaga. Ang dami ko na, alam mo yan, DJ Man, sinesendan na lang kita. Nagbibuhay talaga si DJ Man na alas tas ng madaling araw at nagsisend ako ng OPM suggestion sa kanya. Hindi na siya nagugulat kasi may wifi ako nung time na yun. Oo. At kasi buhay na buhay talaga ngayon. Especially ngayon during the pandemic, kudos talaga sa mga singers at mga artists natin. Kasi napupush through nila yung passion nila sa pagkanta at paggawa ng musika. Even in this trying times, right, DJ Mal? Yes, totoo naman yan. Tsaka at the same time, no, igaya na sinabi mo, ang sad lang kasi, ang tawag ito, parang hindi na natin ganun na-appreciate yung OPM. I'm sorry. Mm. Wala sa lahat. Gusto ko lang mag-sorry. Ayan, guilty. Hindi, kasi gaya ko, hindi din. Ano, dati kasi, iba kasi talaga yung gusto kong ano. Iba yung gusto kong type ng music, OPM music, ganyan. And ano, ngayon kasi parang feeling ko, iba na kasi yung, wala sa lahat, iba na yung type ko ngayon. I mean, iba na yung type ng music ko ngayon. Anong type yan? Teka lang. Iba pala. Tapos, ano, at the same time, ano yun, tawag na to? Parang hindi na rin ganun kaaya-aya yung mga, yung parang meaning ng music na ng OPM, kumbaga, ngayon. Kaya, nakakalungkot siya. Pero, nung sinasendal mo nga ako ng mga kantang na yun, tulad na lang nung nakakampangan ni Sakabu. Oo. Gusto mo ba sample? Sige nga. Ayoko, baka sa weekend ako bigla dito. Wag na lang. Kaloka. Pero sa ano, pero yun, because of that, doon ko nalaman na, ay, may ganito pa palang music, may ganito pa palang OPM, ganun. Mm-hmm. Ayun. Ay, ikaw ito ba? Ito din, no, sabi din ni Dreamlover0422, it is relatable daw ang OPM. Parang kinakanta nila yung mga hindi natin masabi, authentic emotions natin. Arlene, ha, parang in love ka dyan at naging Dreamlover0422 ka bigla. Totoo. Ikaw, may gusto ka bang sabihin? Ito na ang pagkakataon, Char. Alam ba namin ito? Hindi. Sino ba yan? Diba nabanggit nga natin, no, DJ Mal, na noon, nung dati pa, siguro mga high school tayo, no, ang dami nating OPM song na kinahanta everyday. So ikaw ba, may anything that comes in mind, yung favorite mo noon, as in yung pag narinig mo yun, talagang, ay, in love ka dun sa song na yun? Actually, hindi ako, parang hindi in love, pero parang doon ako namulat sa kanta niya, sa mga kanta ni Glock 9 na yan. Ayan. Meron akong entry dyan. Ayan, sige, when, game. When Glock 9 said, kahit na wala akong pera, I felt that, guys. Kaya send that diamonds, guys. We need some coins. More diamonds pa, guys. More diamonds. Ayan, may nagtotoluhan. Thank you for... Naawa, bakit naman ganun? Pero sana naman nag-enjoy yung mga katugstugan natin. Siya, hindi yung... Kayo ba, na-feel nyo rin ba yun? I-comment ko lang yun below. Feeling ko, feel na feel din ang mga kasama na, yeah, mga katugstugan natin for tonight. Oh, ikaw naman, DJ Francis, ano naman yung ano, bet mo na kantahan? Ano bukod kay Yang Constantino, Siguro ako lumaki kasi talaga ako, yun nga, kay Yang Constantino. As in, hinahabol-habol ko yung mga concert niya pag merong malapit dito sa amin. Ooh. Pero siguro
pwede din masabi si Sarah Geronimo, mga kanta din talaga na. Sampan niya? Ikot-ikot lang. Ikot ako dito. Ikot ako. Yung mga ikot-ikot, mga ganyan. Saka yung tala, alam naman natin lahat ay tayo lahat talaga ay na-addict sa tala. Feeling ko nga tala ang may kasalanan. Kaya nagka-pandemya. Kasi after na, parang before mag-pandemic, sumasayaw-sayaw lang tayo ng tala sa isang gilid. At ayan, nandito na tayo lahat sa isang gilid ng kwarto natin at di na tayo makaalis, no? Wala na. Bawal talagang, na talaga lumabas. Tala talaga. Totoo. Ayan. Pero saka, sige ka muna. Tsaka din guys, make sure din, kasi related pala yung tanong natin, no? Tanong natin ngayon, kung ano nga ba talaga yung mga gusto nating OPM song. So make sure na mag-participate kayo sa ating question of the day. May pa-contest, mayroong prizes from Silka and of course from Revisco. So comment na kayo and mag-tweet na using the hashtag na hashtag Tugstugan ni Juan. Oo, come kung on, gusto nyo manalo ng Revisco at Silka, talagang mag-comment na kayo at mag-tweet na din kayo. In fairness ha, ano, kapag tweet ka na lang, mananalo ka pa. Pero ayun nga, nakakatuwa naman talaga yung ano, yung OPM din, no. Nakakatuwa din naman yung OPM kasi kung iisipin mo, no, ano ang tawag nito, nag-e-evolve siya, I mean, parang iba kasi, iba yung form ng OPM noon eh, no. Noon makita natin yung OPM as if na ang tawag ito, yung ano yung parang more on hugot, more on love song, ganyan. Tapos may mga iba pang raps na, alam mo yun, yung parang mamumulat ka talaga, ganyan. Yun yung ano, ganun yung klaseng OPM na nakikita natin noon eh. Tsaka at the same time, yung parang, kaya, ewan ko, kaya medyo nafe-feel ko din na ano, na yes. sobrang nakakatuwa. Sobrang, ewan ko, parang mas sorry ah, sa mga katugstugan natin siya, pero mas na-appreciate ko. Mas na-appreciate ko talaga yung dating ano, yung mga dating tugstugan noon, tulad ng ano, yung mga panahon ng pagkakataon. O, diba? Kaya yung panalangin ko sa hapon. Grabe, diba? Nagpapakita, Char. Nakakalagites. ako naman siguro, natutuwa rin ako kasi nag-evolve din talaga yung open videos. Mm-hmm. Pero guys, let us remember, no, meron tayong different preferences. So dapat nire-respeto natin yung mga kagustuhan ng bawat isa sa atin. Pero ayan guys, bago ang lahat, alam kong sabik na kayo. Again, sagot na kayo sa ating question of the week on our Facebook page. And also share your thoughts sa ating jamming tonight through Twitter by using our official hashtag na hashtag Tugstugan ni Juan. Yes, and by answering and sharing your thoughts, eh, may chances ka na agad to win super prizes from Revisco and Silka. Kaya naman, we would like to thank our sponsors for making this happen. And of course, ngayon naman ay handa nyo na ang inyong mga sarili na kiligan to the max. Oh my gosh! Dahil sa masabog na hatid ng ating very first artist na Tubong Ilagan Isabela. Yes, with his angelic voice, talaga nga namang nabihag niya. Nabihag niya ang mga puso ng mga kababaihan nang kantahin niya ang Kailangan Kita, Baby ni Gary V. At ang buwan ni JK Labajo sa kanyang audition on Idol Philippines 2019. Alam mo ba, DJ Mal, yung Kailangan Kita, sobrang hirap niyan kantahin. I've experienced it. At masuka-suka pa ako. Nakita, no? Ay, yun yung na-food poison ako. Tapos kumanta pa din ako. So Kailangan Kita talaga, Kailangan Kita, wag kang masuka ngayong gabi. Pero nung napanood ko itong audition nitong artist ito, guys, grabe, sobrang effortless talaga. Yeah. Tsaka ito din, partner, nabanggit ko na din yung audition. Natatandaan siguro natin yung audition performance niya kasi naging trending talaga ito sa social media. I remember kasi hindi ako nakapanood ng Idol Philippines back then. Pero napanood ko sa YouTube, nagkalat siya sa YouTube, sa Facebook, even sa Twitter, at nakita ko talaga yung performance. And napanood ko ng buwan, sobrang Tsaka ano, una sa lahat yung pala sa pagpasok niya, no? Yung pagpasok pa lang niya ng ano, with his skateboard. Sabi ko, ay, wow, performance level. Daanan mo ako ng skateboard mo. Yun lang, ano, sabi mo ako ng skateboard mo. Oo, grabe. Pero bukod pa doon, no? Let's elevate our Tugstugan with our next guest. Sama-sama tayo, mas starstruck.
the charm na dala ng isang aspiring lottie from Isabela, please welcome Nic Galano. Hello, Nic! Hello, Kumu! Talim, baby. Hello po. Hello po! Hello! Ayan, napaka-fresh na kaya sana talaga. Sa araw na ito, opo. Ayan, hello po, Sir Nic. Kumusta ka naman ngayon? Hello po. Maayos po. Tamang kanta lang po sa mga ano po sa social media. Nice, grabe. Iba din talaga yung ano no DJ Mal, yung presence ng mga artists natin ngayon, especially during the pandemic. Nararamdaman mo talaga sila sa social media. Totoo. Ay, speaking of social media, ano po ba mga social media? Eh, saan po ba kayo pinaka-active? Baka naman ma-follow po kayo. Bakit may ganun? Okay. Yes, po, sir. Ayan, so medyo nag ano, grabe talaga ang ano ang live show talaga. Ito talaga yung ano, hirap sa mga live. Oo, yun talaga. Hello po. Ayan. Ay, internet. Naririnig niyo po ba ako ngayon? Naririnig niyo na po ba? Pagalaw niyo po ang bas. Naririnig niyo na po ba ako? Ayan, medyo nagkakaroon na ng konting internet connection problems. Ayan, ano? Ayan, okay na, okay ayan. Na. Are you, balik tayo sa DJ Van. Are you there, Mr. Nic Galano? Yes, po. Yes. Ako po ba yung nag? Ah, ayan. Siguro ako po. Baka lang, di ko po siya. Pero ayun, ano, matanong po kita, Sir Nic, ano, kasi syempre, ano, we all know kung gaano po, kung paano po kayo pumasok sa music industry with a contest. Oo, yun. Pero paano ano po yung naisip ninyo? Bakit po kayo sumali sa contest na yun? Bakit niyo po naisipan na pumasok sa music industry? Sumali po ako sa mga contest po na ganyan kasi gusto ko pong may marating po sa music career ko po. Tsaka yun po. Pero gusto ko pong maging proud po yung parents ko sa akin. Oh, sweet naman. Pero since bata ba, Sir Nic, kumakanta ka na talaga? In what age ka talaga nagsimula and naisip mo na, gusto ko talagang pumasok sa music industry? Nung bata po ako, ang career ko po talaga is skateboarding po. Pero bigla po ako nag-shift sa singing po kasi yun po gusto ng mami ko po sa akin. Apo, ayaw niya po ako maglaro ng skateboard. Nakita man. Charot! Ako pinagalitan. Bakit naman po? Bakit naman ganon? Charot! Kasi ano? Pero ano, kasi ano, hala, baka may sasabihin si Sir Nic. Hindi po, ano? Delikado daw po kasi. Turo naman. Pero nagko-compete na po ba kayo ano, sa pag nag-skateboarding? Professionally? Yeah. Hindi po professionally. Sa mga local, ano lang po, sa mga province, sa Manila, mga contest din. Grabe talented sana all. Talented. Ulanan mo naman po kami. Skateboard. Ba yung malawin yun? Ayun, napag-usapan natin, DJ Mal. Naging trending nga yung audition ni Sir Nic sa last Idol Philippines 2019. So, can you share a little about your journey or your experience po sa pagsali sa Idol Philippines 2019? Yung pagsali ko po sa Idol Philippines is yun po yung pinakamasaya tsaka pinakamalungkot din po na nangyari po sa kasi po natanggal po ako sa ano po mid-rounds kasi ano po nagkasakit din po ako nung mga time na yun. So hindi po ako nakakanta po nung maayos. Tapos yun, medyo dinamdam ko po yung ano pagkatanggal ko. Kasi parang hindi po ako nakalaban ng ano ng maayos parang ganun. Opo. Pero nakita naman natin ngayon, 'di ba? Si Sir Nic talaga namang nagte-thrive sa OPM industry, yes. 'Di ba? DJ Mal. And nakakatuwa. Yes, ang nakakatuwa dun kasi na ano talaga sumali siya sa mga contest kasi kung hindi niyo po naitatanong, huwag niyo na rin tanongin. Ano? Sumasali din ako sa mga contest pero ayan. Iba yung wait lang. Hindi sa mga fans dyan. Pero ano tawag nito?
natutuwa ako kasi ano, parang pinurso niya na talaga in the name of his parents, of the love of his parents, yung pagmamahal niya sa mga magulang niya, pinurso niya na yung ganitong klaseng industriya, which is sobrang nakaka-believe talaga. Amazing. Saka may, wait lang, may nag-comment pala, ano, hot question ito. Sabi ni Layla, pinapatanong po ni Layla, single daw po ba si Tegi? Ayan! Kaya lang gusto marinig ng sambayan ang Tugstugan ngayong gabi. Tapusin na natin ang ano, ang laban. Oo. So, single po ba si Tegi? Opa, single. Ayan, single daw. Okay. Grabe naman yung pag-tugan. Itype din yung number niyo dyan. Ayan. Okay, hindi na lang po yung number dito. Ako po una magta-text sa inyo. Nako, DJ Mal, ah. Next question mo na. Next question na natin. So, ano po? Oo nga eh. Baka ito na. Ito na po parang bagay sa ating dalawa. Charay! Ano po ba yung... Kalma. Ay, sorry. Ano po ba yung future... Ay, nawala si DJ Nick. Ano, ano po ba yung future plans ninyo? Lalo na nung after nung Idols 29. Naging, or mga future plans nyo after this? Nung after po nung Idol Philippines po, wala pa akong naging plano, basta practice lang po kasi parang para sa next time po na sasali po ulit ako sa ganun. Parang ready na po talaga ako. Wow, so may balak po ulit kayong sumali ulit. Mag-device na kaya? Ako pala yung judge? Ba't ikaw manager? Manager, ikaw man lang. Gusto niyo po. Ayan, pero ano, DJ, ay DJ pala, DJ Nick pala. Ano, Sir Nick, eh, nalilito lang ako sa'yo, DJ Mal. Ano, Sir Nick, meron ka bang future plans in releasing original songs? Or kung meron man, sa namin pwede makapakinggan? Or maybe in the future, any albums po bang nakaplano? Sa ngayon po, wala pa po akong song. Pero in the future, sana po magkaroon. Yes. And of course, ano, DJ Mal, so supportahan natin talaga to si Sir Nick. Kasi guys, ko na napanood yun talaga yung audition niya. And I'm sure naman na napanood na guys, grabe. Sobrang, ang soothing din talaga ng boses na ito ni Sir Nick. Di mo kayo soothing. Pero ito, big question din to, ano, DJ Mal. Para kay Sir Nick, how can you promote OPM po sa ating younger generation? Knowing din po na medyo bagets-bagets din po si Sir Nick. So, di ba? From someone na isa ding youth ay para sa mga nakikinig din natin kabataan ngayon. So, paano niyo po ba na-promote ang OPM as an artist? Sa ako po, sa mga live streams po, katulad po ng mga Kumu, Bigo, mga ganun po, mga live stream apps. And sa mga iba pa pong social medias like YouTube, mga ganun po, Facebook. Tama nga naman yun, no? Kasi syempre kapag ano isa yun sa mga paraan para i-support yung OPM is to sharing the songs of the OPM artists. Pero meron po ba kayong nais? May nais po ba kayong sabihin sa inyong mga fans out there? Yeah. So mga gusto pong maging jowa si Sir Nick. Nag-yes na po sila ngayon sa comment, no? Yes, wala pang tanong, yes na agad. Yes agad. So any message po? Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta po sa akin. And yun lang po, follow nyo lang po sa aking Instagram at Nic Galano po. Yun. Ayun, at Nic Galano, follow nyo lang siya, guys. Followed na po. Bilis! As soon as possible. As soon as possible. Okay, ito may nag-comment, no? Na parang na-follow na daw siya, nagsasalita pa lang daw si Sir Nic. Grabe, guys. ang speed lang natin sa ano na to, oo. Kasi simula na itong stuga ni Juan. Pero guys, sorry, dahil nandito ako, mauuna ako sa inyo. Nasa una ng pila talaga si DJ Mal. Iba naman kasi talaga ang freshness talaga nito ni Sir Nic. Pero I'm pretty sure na DJ Mal, excited na talagang marinig ng mga ano natin, ng mga tugstugan natin, ang boses nito ni Sir Nic. Totoo naman talaga. Kaso lang, hanggang dito na lang ang ating usapan. Nalulungkot ako. Kasi gusto ko pa siya kausapin talaga. Arty! Chat mo lang daw. Chat ko na lang siya. Pero thank you so much, Nic Galano, para sa chikahan session natin tonight. Gear up, guys. Kasi up next na ang much-awaited performance ng Uprising Star.
from Isabella. Let's give it up for Nic Galano. Tune in for more dito lang sa Tugstugan. May question po pala ako. Any song po? Yes, any song. Kala ko OPM lang. Any song. Thank you po. Thank you. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, when the tears come streaming down your face, 'cause you lost something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, what could be worst? Life will guide true and ignite your bones, and I will try to fix you. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Thank you.